Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagbabala si Senator Grace po sa posibilidad ng rice crisis sa bansa. Kasunod dito ng desisyon ng India na itigil ang pag-export ng bigas, sanhi na rin ang kakapusan ng supply sa kanilang bansa dahil sa naranasang mga pagbaha. Ang bansang India ang isa sa pinagkukunan ng bigas ng Pilipinas, kaya naniniwala si Senator po na malaki ang epekto nito sa inaangkat na bigas ng Pilipinas. Kasabay nito, nanawagan ng senadora sa pamahalaan na magtalaga na ng full-time agriculture secretary upang matutukan ang problema gaya ng irigasyon, budget at smuggler at hoarders. Samantala, tiniyak naman ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Ayon kay Agriculture Undersecretary Mercedita Sombilia, may buffer stock ang bansa na tatagal ng 39 days o higit sa isang buwan. Kinumpirma rin ni Yusek Sombilia na halos 2 bilyong pisong mga pananim ang napinsala ng Bagyong Egay, kabilang rito ang 950 million pesos na palay at 730 million pesos na mais. Ibinunyag ni Senator Sherwin Gatchalian na aabot ng 96 billion pesos ang nawawala sa pamahalaan bawat taon dahil sa hindi nakukumpletong proyekto. Sa pagdinig ng Congressional Oversight Committee on the Official Development Assistance, natuklasan ng senador na mula noong 2016 ay nasa 43% pa lamang ang compliance sa Official Development Assistance Projects kahit natanggap na ang pondo para sa mga ito. Sinabi pa ni Gatchalian na ang 96 billion pesos ay base sa foreign exchange adjustment o pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar. Dagdag pa ng senador na patuloy na lumalaki ang utang ng gobyerno dahil sa interest at commitment fees. Aabot ng 30 milyong pisong halaga ng expired na meat products ang nasabat sa pagsalakay sa isang storage facility sa Tuna Street, Barangay 28, Caloocan City. Ang raid ay inilunsad ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs, Department of Agriculture at mga tauhan ng National Meat Inspection Service o NMIS sa bodega kung saan natagpuan ng libo-libong kilo ng imported na produkto mula sa China at Germany. Napag-alaman pa na illegal na nag-ooperate ang bodega dahil wala itong kaukulang dokumento at permit mula sa lokal na pamahalaan. Nailigtas ng Philippine Coast Guard ang 7 tripulante ng lumubog na fishing boat sa karagatang sakop ng Masbate at Iloilo. Ayon sa ulat ng PCG, pumalaot ang fishing boat na FBNCA Annie Ree noong July 23 sa kasagsagan ng Bagyong Egay, pero dahil sa malalaking alon ay nagpa siya itong kumubli sa Hintutulo Island sa Masbate. Pabalik na sana ang bangka nang masira ang outrigger nito o katig, dahilan para tumagilid ang bangka kaya nagpadala ito ng distress call sa Coast Guard. Agad namang rumesponde ang PCG team at naglunsad ng search and rescue operations. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.